ano, ang limang bagay na ayaw ng mga employer. Hi guys! Welcome back to my channel. So this is Dayan and welcome back to my channel. Ulit-ulit tayo. So yung video is i-share ko yung mga bagay na ayaw na isang employer sa kanilang helper. So, i-share ko to sa inyo para in the future, you know, alam nyo na na hindi pwedeng gawin dito. Okay? Para hindi kayo pagalitan ng employer nyo. So, ang disclaimer lang guys, yung i-share ko mga ito is base sa aking experience, syempre, and base rin sa experience ng mga kasamahan ko dito, kasi matatagal na sila, mga nakakausap ko, so tinanong ko sila kung ano yung mga usually ayaw ng kanilang employer. Ano ang limang bagay na ayaw ng mga employer? So, unang-una dyan is kasimangon. Ayaw-ayaw ng mga Chinese nang nakasimangon. Yes! Ayaw nila yun. So, kahit you have a bad day, bad trip ka, ganun, you have to smile in front of them. Tapos, halimbawa, pinagalitan ko, syempre, madadown yung, ano, yung madadown yung feeling mo. So, medyo sisimangot ka. Hindi pwede yun. Dapat, makasmile ka pa rin. Pero, not sarcastic naman, syempre. Kasi, nakasmile ka din. Sorry, next time, I will do it better. Ganun. Sorry, din nakasimahan. Sorry, din nakasmile. Pagising sa umaga, hindi mo ganda yung gising mo, di ba? Hindi maiwasan yun. Sabi, smile pa rin. Bad mood, smile pa rin. Good morning, ma. Ganun. Yun yung una. So, pangalawa is unattentiveness. Hindi attentive sa instruction ni employer. Yun yung ayaw-ayaw ni employer na hindi ka nakikinig sa kanyang utos, sa kanyang mga instruction. Ayaw na ayaw nila yun. Kasi pag halimbawa, may inutos siya, tapos na dapat ganito mong gawin the way na ganito dapat siya gawin, tapos iniba mo, nagagalit sila yun. Kasi sasabihin nila, pinapangunahin mo sila. Ganun yung, yun yung experience ko. Halimbawa, same yung outcome, but the process is different. So, ikaw, kasi ikaw yung gumagawa nun, alam mo na kung paano magpabilis. So, yung instruction ni employer is ganito dapat. So, ang ginawa mo is yung way mo. So, ganun, nakita nilang iba yung ginawa mo sa instruction nila, magagalit yun. Dapat kung ano sinabi nila, kung ano instruction na, yun yung gawin mo para peaceful tayo dito. Para peaceful yung work area natin. Ganun. Pangatlo. So, yung pangatlo is, mabagal gumalaw. So, sa dami-dami ng ating trabaho dito for the one day, for one week, kasi iba-iba from, you know, 6 a.m. to 10 p.m. Sobrang, alam mo, parang kulang. Di ba, parang kulang yung isang araw na mga gawain dito namin, di ba? So, kailangan mabilis kang gumbalaw maliban sa yung daily routine mo from morning, afternoon, hanggang evening. May mga utos-utos pa yan, miscellaneous na utos na gawin mo to, gawin mo yan, na minsan na hindi nakasama sa ating ano, pero kailangan mo pa rin gawin. Kaya, ang ano, dapat gano'n, maano, kung hindi ka dapat bagay gumalaw, ayaw nila yun. Pang-apat is palasagot. Ayaw nila ng palasagot, promise. Kahit pag pinagalitan or may ginawa kang hindi nila alam, tapos, why did you do that? Why? How can you do that? Gano'n. Pagka, ano, sumagot ka sa kanila, nag-reson ka, ng blah, 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 blah. It's a red flag. You have to prepare yourself. It's a red flag talaga, promise. Ayaw nyo na lang pala sagot. Kahit minsan, nasa tama sila, sumagot ka, nagkatwiran ka, ayaw nila yun. Ayaw
ayaw nila yun ang pala sagot kasi ang ano nila is employer ka, I mean helper ka, employee ka namin, so I'm the employer, di pinapasahod ka namin, parang you have to listen, parang ganun ay ganun, pero kung hindi na talaga kaya, mga tira na. Pero yun, ayaw nila ng pala sagot, ganun. So, pang lima, at pinakahuli ng aking experience, ha? Disclaimer guys, bago matapos yung video, yung mga sinabi kong to is basis sa aking karanasan, sa observation, sa akin at sa mga kaibigan ko, sa aming mga observation dito. Siyempre, iba-iba yan. Madami, pero iba-iba. Pero ito lang yung may share ko, okay? So, yung panglima is ayaw nila na makatwiran. Makatwiran pala sagot, yun. Ayaw na ayaw nila yun. So, yun. So, sa mga pupunta dito, you have to think about think. You have to think a million times. Kasi hindi biro ang pag-abroad. Ang word of the day natin is always keep safe and be safe. Bye!